I'm back. Let us continue with our discussion. Let's try to zoom out. Yan. Okay. Now we will continue with our discussion. The second kind of proof of ownership, yung walang title, is the tax declaration, no? Yun ang patunay ng pagmamay-ari na pinapakita nung nagbebenta ng lupa sa inyo. Ngayon, tandaan na meron pong iba't ibang klaseng tax declaration. May tax declaration ng pananim, merong tax declaration po ng building or improvements, at may tax declaration ng lupa. Ang kailangan natin dito yung tax declaration ng lupa. Kasi nga po, pag ang binili mo yung lupa, lahat po ng nakatirik doon, lahat po ng pananim doon, kasali yun sa bilihan. Yun ang tinatawag na accession sa batas. So when you buy this piece of plant, kasama na yun. Alright? So, ang tax declaration po, hindi po yan conclusive evidence of ownership. Sabi ng Supreme Court naman, na mataas na hukuman, I will cite some cases like Ramos versus Ramos. Ang sabi dito, it is a good indication of possession in the concept of owner. Ibig sabihin, magandang indikasyon ito na hawak mo ito. Ikaw ang may possession na ito na isip parang may-ari. And in the second case, in Siquenyo and Lirio versus Bulante, sabi nung Supreme Court, tax receipts, yung bayad sa real property tax and tax declarations are prima facie proofs of ownership or possession of the property. Coupled with proof of actual possession of the property, they may become the basis of a claim for ownership. So, ibig sabihin po, from these rulings of the Supreme Court, tatlong bagay ang tandaan natin ito. Kailangan, it is declared for real property taxation, tapos may payment of real property tax, prompt payment of real property tax, and exclusive possession. Kung nandyan yung tatlo na yan, pwede yun siya maging basihan para angkinin ang lupa. Ibig sabihin, you could file a patent for land title on that piece of property. Okay? Now, diretso tayo ngayon sa ikatatlong prueba or patunay ng pagmamay-ari na nagbebenta ng lupa. Ang pinapakita niya is transfer of rights. Walang titulo ito ha, walang titulo. Totally walang titulo, transfer of rights document. Ibig sabihin, meron siyang transfer of rights sa kanyang previous owner, tapos ang ebidensya niya is transfer of rights. Ngayon, sabihin niya, sir, may transfer of rights ako. Pag i-transfer ko ito sa iyo, transfer of rights din ang gagawin natin. Okay? Now, ang dapat lang niyo lang tandaan sa transfer of rights po, is, ibig sabihin nito, what you will acquire are the rights of the seller. So, kung yung ang karapatan nung nagbenta sa inyo is hanggang possession lang din po ang pagmamay-ari ninyo. Kung imperfect pa yung kanyang ownership dahil wala pa siyang titulo na na-apply or wala pa na lipat ang titulo sa kanyang pangalan o hindi pa nakompleto ang proseso, ang na-transfer din sa inyo, ganun din po, imperfect din ang inyong title or ownership of the property. Parang nag-step into the shoes ka lang sa sapatos noong nagbenta sa'yo. Yan po ang transfer of rights. Pero gusto-gusto mo bilhin ng property eh. Sir, gusto ko talaga bilhin. Okay. Then, ito yung mga bagay na dapat mong tandaan. Number one. Know if the seller is in possession in the concept of an owner. So, punta mo na naman yung area. Tingnan mo doon kung yung nagbebenta is nandun ba siya. Siya na ba ang in possession ng property? Meron na ba siyang maliit na improvements doon? Nagbubungkal na ba siya ng lupa, etc. Usually in agricultural properties, ganyan. So, tingnan nyo kung may ibang nakatira, wala. So, kung siya yung possession of property, ng property in the concept of owner, pumasa siya sa number one na dapat nating alamin. Second, tingnan nyo kung gaano katagal na rin yung seller doon in possession. Posibleng ilang taon lang, pero maaring ang nabilhan niya
eh, ang tagal-tagal na rin, mga 30 years na rin. Tapos, siya, 10 years. So, total doon, 40 years. Kasi, siya kasi, nung nabiliin niya kasi, kung ano yung rights niya na nakuha doon sa previous owner, eh, nalipat lang din sa kanya. Yun lang din ang natanggap niya. No? So, ibig sabihin, alamin lang natin kung gaano katagal ang possession ng owner, pati yung previous owner ng property. And third, alamin if the land is declared for real property taxation and the seller has been promptly paying the real property tax. So, importante yung tax declaration. Na-declare po yung property under the name of the seller. Or kung hindi, yung nabilihan niya before. Okay? Tapos, at parating dapat kumpleto nagbabayad ng mayoras or yung real property tax. Kasi, pag hindi ka prompt ang payment yan, eh, may mga possible legal consequences of forfeiture, no? Na hindi masayo ang lupa na yan. After that, alamin natin ito ngayon. Kung yung seller or yung previous ba na may-ari, eh, may application ba for homestead or agricultural pre-patent or residential pre-patent. Ngayon, take note that kung may pending application, maganda yon. Ibig sabihin, baka pwedeng masubstitute ka kung bibilhin mo by way of transfer of rights. So, all you have to do is go to the Centro DNR where they applied for a patent title application and inquire if whether or not pwede kang masubstitute. Gawa kayo ng transfer of rights document. Tapos, of course, if you're qualified and you have complied with other requirements by the Centro DNR, they may, no? Grant that the title will be processed under your name. Ika na maging recognize the new owner, no? So, meron mga requirements that you have to follow. Pero pag wala pa pong application, at this very moment, ha, meron tayong problema. Kasi, here, ang Congress, no, meron kasi silang na-execute na batas. Itong Republic Act number 9176, dated November 13, 2002. Itong batas na ito po, nakasaad dito kasi na hanggang December 31, 2020 lang ang application for agricultural pre-patent. So, if you're in possession of a certain property, tapos gusto mong mapasayo yun, dahil nag-comply ka nga yung tatlong requirements, yung sinabi natin sa Supreme Court, eh, mag-apply ka ng patent sa Centro DNR, pero hanggang December 31, 2020. Eh, ano na ngayon? July 29, 2021. Wala na. Paso na, no? So, suppose the property is sold, being sold to you, yung ina-offer sa you is wala pang application, you can think twice, no? But I'm not saying that hindi mo i-proceed. Sabi ko lang think twice. Kasi, merong pending bill sa Senate. Yung bill po, pag ma-approve yan, maging batas yan, no? May pending bill sa Senate na minumungkahi doon na tanggalin na po itong deadline na mag-apply for agricultural pre-patent. Parang wala ng deadline. Now, this was certified as urgent by President Rodrigo Roa Duterte because ang intention kasi talaga is that continuous ang application for agricultural pre-patent. And I believe that with that certification as urgent, baka ngayon ng taon na ito is may isa batas na yan, no? So, mawala na yung restriction. So, pwede pa rin bilhin, no? Pwede pa rin bilhin ang property. Hindi naman may delikado. We'll just wait for the law na allowed na po yung pag-apply ulit. Continuation na naman ng application for patent land title sa Centro DNR. Now, meron din isang batas na craft, no? Maganda itong batas na ito. Para sa akin, ha? Republic Act number 11231, February 22, 2019, signed by President
Duterte, no? Now, this is what we call the Agricultural Pre-Patent Reform Act. Dito sa Agricultural Pre-Patent Reform Act, wala na po yung 5-year prohibition on homestead and agricultural pre-patent. Ibig sabihin po, yung provisions sa Public Land Act, CA-141, under Section 118, 119, and 121, this has been repealed. Wala na po yung 5-year prohibition. Remember po ninyo yung earlier discussion natin na sinabi ko na merong 5-year prohibition and any sale with the said period is considered as invalid. In fact, may sinaita ko na i-discuss natin na Supreme Court case that says that it is mandatory. Na wala na po yun. So, wala nang prohibition. Ang remaining na lang ngayon na may prohibition itong CLOA. Ano ba ang difference? Bakit ang CLOA, yung under the Comprehensive Agrarian Reform Program, eh nandyan pa rin yung restriction na 10 years. Bakit itong sa agricultural pre-patent pati sa homestead, tinanggal na nitong batas Republic Act number 11231? Well, in my mind, I think because itong sa Republic Act number 11231, mga public lands ito eh, pagmamayari ito ng government. Tapos, napunta doon sa mga applicants na matagal na in possession of the property. No? Whereas, itong CLOA kasi, this is private ownership. Eh. By the power of expropriation, no? Through the Comprehensive Agrarian Reform Program, the government took this land from the landlords and gave this, distributed this to farmer beneficiaries under the principle of social justice that those who have less in life must have more in law. Kaya nagkaroon sila ng mga lupa na ito. But, binigay nga ng government sa inyo, in exercise ng government ang power of eminent domain, pero dapat huwag nyo ibenta within a period of 10 years. Sakahan nyo yan because purpose nyan is para sa inyong livelihood, sa family ninyo, to survive. No? Now, but before these things, meron pang mas importante din natin na alamin. Ito, know if the property is alienable and disposable. Ano ba itong alienable and disposable? Kasi nga, kahit nandito na itong apat na bagay na ginawa natin, things to remember, na comply natin, yung property is not alienable and disposable, sayang lang yung time natin, no? So, let us go to alienable and disposable. So, alienable and disposable lands, ito po yun. Alienable lands are disposable lands of the public domain not declared as needed for forest or public purposes. How will you know if the land is alienable or not? Sabi dito, tingin ka ng presidential proclamation or tingin ka ng batas, legislative act or statute. Ibig sabihin yan, law, no? Pero the easiest way to do is to get a government certification that the land claimed to have been possessed for the required number of years is alienable or disposable. Saan po na government po tayo pupunta? Sa Senro DENR po. Punta tayo doon, mag-request po tayo ng certification. Anong dadalhin natin? Dalhin niyo po yung tax declaration. May address naman nakalagay doon eh. Sir, Senro officer, kindly check po kung pwede po ba malaman kung alienable or disposable po ba ito kasi binibenta sa akin. Let me see. Mayroon silang mga papers, files, and maps, big maps there to determine. Oh! This land is not alienable. This is part of Mount Apo or part of Mount Bayon. You cannot buy this one. That is, hindi ka na napalpak sa transaction mo. Nakita mo doon na hindi pala pwede betin. Sorry ah, hindi pala yan siya alienable and disposable. How about kung sinabi ng Senro officer, ah yes, this is alienable and disposable.
Sir, can I get a certification alienable and disposable? Yes, just pay a certification fee and we will issue a certification that this particular land is alienable and disposable. Once you have that, meron pa kayong isang gawin, mas dagdag na bonus ito. Puntahan nyo na rin yung city zoning office. Pakita ninyo yung location, pakita ninyo yung certification alienable and disposable, and check kung ano ang zoning classification ng area na yon. Baka agricultural, residential, commercial, or industrial purposes na siya. Para at least malaman mo kung anong pwede mong itayo doon ng mga structures or buildings sa area. Kasi baka meron na siyang zoning classification. Alam niya yung zoning ordinances, ginagawa yan ng sangguniang bayan ng siyudad. Batas din yan. Right? So, take note of that. Now, ito, itong Pilipinas, our beloved Philippines, sabi dito is mayroong total land area ng about 30 million hectares. Malaki, no? Laki rin. And 50% of which not alienable. Only 47% are alienable. Pwede ma-dispose. 3% considered as unclassified forest land. So, ibig sabihin, 53% po, hindi po alienable and disposable. Hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng ma-dispose or bilhin. Only 47%. E paano kung ma-fall ang transaction nyo doon sa 53%? Tako, delikado. So, be very careful. Be vigilant. Exercise due diligence. Yan ang pinaka-importante ang gawin. Now, I have here an example of a transfer of rights document. If you'll notice this one, this is a piece of writing between two parties. No? This is an evidence between them na meron silang kasulatan ng pagtatransfer ng karapatan sa isang tao. Kasi minsan, ang mga transfer of rights document na ginagawa, hindi notaryado, minsan gawa lang sa barangay, tapos yung iba sa piece of paper na may witness lang. Remember na when transfer of rights document, ang gusto ko lang emphasize is that kailangan po ito notarized po. So, by a real notary public. Yeah. Balik-balik ako sa word na real kasi marami kasing mga hindi totoo na notary public, no? Nandyan sa mga bangketa. Sakit sa ulo ng IBP namin yan eh. We're trying to fix that. And purpose kasi pag notarized by a real notary public para maging public document siya. Bakit po? Kasi only public documents ang tinatanggap ng mga government agencies and offices for purposes of transactions. Pag hindi yan siya public document, yan ang tanggapin. So, kung ang pinresenta sa inyo na transfer of rights, hindi notarized, sabihin mo, tawagin mo may-ari, punta tayo sa abogado. Harap tayo sa harapan ng abogado at ipanotaryahin natin yan. Then after that, gawa na rin tayo ng transfer of rights from you to me, panotarize na rin natin sa lawyer para isahan na. Para all of which are public document that so that when we present it to the CENRO DNR, then they will accept it because it is a public document. So that concludes our discussion, no, for this due diligence guide number 2. Next time, continuation natin sa lecture 101, itong know the seller. Alam mo, very important itong know the seller. Baka we will be creating several segments here kasi very complicated itong seller na ito kasi a seller may be married but annulled or nullified ang marriage nila or baka may separation in fact sila or baka may legal separation. What happened to their property rights? Single siya sa title pero married siya pa the time of sale. Tapos paano yung married to a foreigner? Ang nangyari, ang problem is that nauna siya namatay, ang Filipina.
Doon din, mga ganun, no? Tapos may collective ownership. Merong registered owner na patay na. So may succession issues. So yun ang try natin i-discuss next time, no? Yung tawag na know the seller. Very important. With that, the usual thing that I would say to all of you is thank you, muchas gracias, danke, and of course, sukran. Salamat, kaayo sa tanan. See you next time po.